Ide-deliver na sana sa NFA Central Luzon ang mga sako ng bigas na inimport mula Thailand, pero hinold dahil nakitaan ang mga insektong bukbok. Kaya ifu-fumigate muna mga ito bago madiskarga mula sa barko. Sa Albay, may red rust beetle din ang imported rice mula sa Thailand, kaya hindi rin muna diniskarga ang 200,000 sako. Para ma-contain yung insect infestation, para hindi na siya dumami. Ang epekto nito is number of days ulit madidelay. Kasi ititreat mo siya eh. Dagdag supply sana yan sa NFA Bicol, lalo sa Legazpi City. Mala blockbuster ang pila ng mga mamimili na binigyan na ng numero para hindi magkagulo. Ang isang lola, pang number 375 pa. Tiis-tiis sila para makamura dahil 27 pesos kada kilo lang ang NFA rice. Mas mura yung binibili dito. Kino-compare sa palengke? Opo. Mura, barato. Okay lang po na pumila kayo ng matagal? Okay lang, basta in order lang ang pilahan. Nitong Mayo, 500,000 metric tons ang bigas o katumbas ng 5 milyong sako ang inangkat ng NFA mula sa Thailand at Vietnam. Pero naging pautay-utay ang dating dahil daw sa maulang panahon. Kaya nasa mahigit 300,000 sako pa ang hindi na ibababa mula sa mga barko. Paano ma-influence yung market kung kukonti lang naman ang iyong nilalabas? Sa Kamuning Market sa Quezon City, patuloy ang pagmahal ng commercial rice na umaabot na ng 60 pesos o higit pa kada kilo. Ang pinakamura mong mabibili, nasa 42 pesos na. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, 42 hanggang halos 46 pesos kada kilo ng average price ng bigas itong unang buwan ng Agosto. 9 to 11% na mas mahal kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Yung dating mababa, biglang tumaas pa. Hirap kami makabili ng ano. Kaya kumisang kalahating kilo na lang. Katulad itong deloradong ito, 50 pesos. Dati ito yung 52. Halos ang puhon na ito yung 54 din ngayon, sa panahon ngayon. Kaya maaari, susunod na kuha ko, baka 56 yan. Pero mas mahal pa sa Sambuanga, kung saan umabot sa 65 hanggang 70 pesos ang presyo ng bigas. Kaya nagrekomenda ng sangguniang panglungsod na magdeklara na ng state of calamity. Lean months ngayon, plus the fact na mataas ang presyo ng ating puhunan ng mga magsasaka. And the problem of yung lapses in the decision, the timing of importation. Nakabili man ang bigas, paano naman ang ulam kung mahal ang karne at gulay? Lahat na po nang bilihin, mahal. Alternatibo sana ang itlog, pero pati yan, nagmahal ng 25 centavos sa Kamuning Market. Lalo nga lumakas dahil ang mahal ng mga isda, ng mga gulay. Kasi siya ang pinakamurang ulam. 50 centavos ang iminahal na itlog sa Legazpi City. Sa feeds daw po, tumaas yung ano, yan lang po sinasabi sa amin. Kaya tumaas rin yun. Opo. Kinumpirma ng Philippine Egg Board na tumaas nga ang presyo ng itlog dahil sa pagmahal ng feeds para sa mga inahing manok. Ivan Mayrina, GMA News.